Bye kecil. Love you, love you, love you. Ih, betul, betul. Idol. Alright, what is up, mga idol. Matadario here and welcome back again to our channel. And welcome sa mga bago pa lang dyan. Okay, so for today's vlog, ipaparehistro natin itong motor natin. Ayan, so sa mga tropa natin dyan, sa mga idol natin dyan na nagtatanong kung paano ba yung step by step procedure kung paano magparehistro ng kanilang mga motorcycle, panoorin nyo lamang po itong video na ito, mga lodi, kasi tuturo natin lahat dyan kung ano ba yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat dalhin, at kung magkano yung mga magagastos nyo para magparehistro ng brand nyo na motorcycle. Okay, ay ng inyong motorcycle, mga lodi. Alright, so sa mga tropa natin dyan na namamahalan sa pagpipixer, yan, sa mga ayaw na magpixer pero hindi pa rin talaga alam yung process o procedure para magparehistro ng mga motor, eto, panoorin nyo ito, mga lodi, no? So bali, meron kasi tayong tinatawag na dalawang klase ng pagpaparehistro ng motor. Bali, ako lang tumatawag nito, ha, hindi ko lang alam sa mga iba, mga lodi, no? So bali, meron ako tinatawag na dalawa. Yung una, yung manual registration, tsaka yung picture registration. So ano ba yung pinagkaiba ng manual registration tsaka picture na registration? Okay, so una, sa manual, mas mura, mga lodi. Pangalawa, legit yan. Kasi alam mong ikaw mismo yung maglalakad ng papeles mo, ng motor mo, para yung ipa-register mo, diba? Ito yung emission dito sa kabatuan, eh. Tingnan natin kung madaming tao. Sana wala. Ay, konti lang. Baka mamaya pagbalik natin, okay na yan. So pangalawa, legit yan, no? Pangatlo, pero, ayan, yung pangatlo natin is magiging pero. Pero, kailangan mong pumila. Maubos yung oras mo dito. Kailangan mong sumunod sa mga process, may mga dapat kang gawin. May mga step 1, step 2, step 3 ka na gagawin para makapagparehistro ng motor. Yun ang kagandahan at advantage ng pagkakaroon ng manual na pagpaparehistro. Ikaw mismo ay magpaparehistro ng motor mo. Ang picture naman, mga lodi, ang daming benefits at ang daming disadvantage. Okay, sa mga benefits niya, hindi ka napipila. Yan, unang-una, hindi mo na kailangan pumila. Ang kailangan mo lang gawin, ipunta yung motor mo sa mga emission testing, tapos sila nang bahala. Hindi ko lang alam, ha, kung mayroong mga emission testing dito sa Isabela na nagdaganon, pero yung iba kasi mismong tao yung lalapitan mo, sila na mismo ang magpupunta ng motor mo, sila na lahat na maglalakad, kaya mas mahal. Yun ang disadvantage ng fixer, mas mahal siya, mga lodi. Kung hindi ako nagkakamali, umaabot ng 3,000 to 3,500 ang gagastusin mo. And so ang kagandahan pa nito, hindi mauubos yung oras mo, di ba? Kasi hindi ka napipila, sila lahat ng gagawa yan. Ang problema ka lang talaga, mahal. Tapos, ang disadvantage pa nito, hindi ka sigurado, hindi ka 100% sure na legit yung transaction, legit yung register mo. Kaya mas maganda pa rin kung ikaw yung magpaparehistro mismo. Depende na lamang. Depende na lamang yan kung yung mauutusan mo or yung kakilala mong nagpipixer is legit. Yung kakilala mo, yung mapagkakatiwalaan na fixer. Tapos, alright, so ayun yung mga advantage at disadvantage nito. Kaya kung gusto mong mas mamura yung magastos mo at hindi ka na magkaalangan kung legit ba yung fixer mo, at kung gusto mong ikaw mismo ang gumawa ng magpaparehistro ng motor mo, panoorin mo lamang itong vlog na to, mga lodi, kasi para sa inyo talaga to. All in all lang sinabi ko, mga lodi, bawal po ang fixer. Yan, okay? Bawal po ang fixer, mga lodi. Hindi po advisable ang fixer. Pero maraming gumagawa na ito, mga lodi, kasi hindi naman ito nahuhuli. Hindi ito basta-basta nahuhuli, kasi pagka nga naman nagmamadali ka at gusto mong hindi ka na mahirapan, hindi ka na pumila, at meron ka namang sapat na pera para magpa-fixer, ipa-fixer mo na lang. Ang problema nga lang, pwede kang mahuli
pwedeng mahuli yung fixer. Kung nahuli kayong dalawa, edi kulong kayong dalawa, di ba? So, yun yung disadvantage ng mga lodi, no? Ayan, so, kung gusto nyong, hindi na kayo mahirapan, hindi na kayo ma-hassle, panoorin nyo lamang to para, alam nyo yung gagawin para magparehistro ng motorcycle nyo, mga lodi. Lalo ngayon sa 2021 registration ng motorcycle, okay? Alright, balitaan ko kayo mamaya pagka nakasang kawain na tayo, okay? Alright mga lodi, so bali dito na tayo sa kawayan ngayon. And so ang first step natin kailangan natin gawin is magpa-insurance muna. Ayan. So pumunta tayo ngayon sa mga isang insurance company dito sa kawayan. May pinuntahan na ako yung nakasasarado. Dito ako pupunta ngayon sa isang insurance company. Ayan. Dito may insurance dito eh. And so tanong natin kung ano yung mga kailangan gawin. Ano yung mga dapat gawin mga lodi, no? So, balitaan ko kayo mamaya kung ano yung mangyayari, okay? Alright? At kung magkano yung magagastos ko, okay? Alright mga lodi, so bali, tapos na tayo nagpa-emission. Ay, nagpa-insurance. So, bali, yung dalawang pinuntahan ko kanina is sarado. So, bali, dito na ako pumunta sa my CTPL insurance. So, bali, gumastos ako ng 550. So, ang kailangan nila is yung tawag dito, old na registro mo yung LTO registration mo, tapos ibibigay mo lang yon, tapos ipaprocess nila, tapos bibigyan ka nila ng original copy mo, tapos yung isa is yung copy mo para ibibigay sa dito sa emission testing. Pero as you can see mga lodi, sobrang dami ng tao dyan ngayon kasi katabi lang niya yung LTO dito. So bali ang pupuntahan ko is sa ROAS ako magpapa-emission. Kasi doon nasa tatlo yung emission testing nila doon, hindi ako nagkakamali, tatlo ata or apat. So madami kang choices na pagpupuntahan. So doon na lang ako magpapa-emission. And then update ko kayo kung magkano yung nagastos sa emission, tapos susunod tayo ng LTO. At anong kailangan gawin at magkano ulit yung magagastos natin, okay? So bali yung insurance ko ngayon medyo mahal mga lodi compare sa last registration ko nung 2020. So bali 300 lang nung 2020 eh. Kaso offline kasi sila dun sa pinuntahan kong insurance company kanina. Kaya wala akong nagawa, kaya pumunta na ako banda ron sa dito sa Kawayan, dito sa may bandang LTO mismo, malapit sa LTO. Kung gusto nyo dun na lang din kayo magpa-insurance, 550 nga lang. Pero at least, mabilis lang din. Kapares lang din naman, saglitan lang. Mag-type-type lang sila, tapos okay na. Alright? So, balitan ko kayo mamaya mga lodi, okay? Alright? Peace out. Alright mga lodi, so bali dito ako ngayon sa Kabatuan. Dito na ako magpapa-emission sa RYK Emission Testing Center. So, dito ako ngayon. So, bali ang kailangan nila dito is yung ORCR, tsaka yung ibinigay na parang copy ng insurance company yan. So bali sa ROAS sana ako pupunta, pero nakita ko nakokonti lang ang tao dito sa RYK Emission Testing. So dito na ako nakapila. So bali pang apat pa ako. So balitaan ko kayo mamaya kung magkano yung babayaran natin sa emission testing ng motor natin, okay? So nakapila kasi tayo, alright? Mamaya ulit. Alright mga lodi, so bali ayan. So pang apat ako kanina, ngayon patapos na yung aking motor. So sobrang bilis lang dito sa RYK emission testing mga lodi. Ayan. So tapos na agad. So bali antayin ko lang kung magkano, tapos update ko kayo mga lodi, okay? Alright mga lodi, so bali tapos na tayo dito sa emission testing dito mga lodi. So bali ang binayaran ko is 350 pesos. So sobrang bilis lang. So kung madaming pila, kung dito, natagay sa Bela lang kayo, try nyo sa Kawayan o kaya dito sa RYK. O kaya kung madami rin dito, try nyo sa ROAS. Ayan. So bali 350 pesos yung nagastos ko. And then yung insurance rin na 550. So bali nasa 900 pesos na yung nagagastos natin. Siyempre hindi pa kasama yung gas natin doon. Tapos pupunta pa tayo ng LTO. Bali pagkatapos mo nagpa-insurance, diretso ka ng emission. Tapos pagka-emission naman, diretso ka ng LTO. So bali may binigay silang papel. Iatas mo dun yung binigay nilang papel, tapos ilalagay mo dun yung ORCR mo na old, tsaka yung binigay ng insurance company. So bali tatlo ipapakita mo mamaya sa LTO. So update ko kayo mamaya ulit kung
ano yung procedure sa LTO at kung magkano magagastos natin. So bali sa ROAS LTO na ako magpapa register para mas konti kasi yan eh compare sa Kawayan, sobrang daming tao doon. So balitaan ko kayo mamaya mga Lodi, okay? Alright. Alright mga Lodi, so dito na tayo sa LTO ng ROAS. Ayan, so ito yung mga papeles na kailangan. Paparistro lang ako at di ko kayo kung magkano yung magagastos ko, okay? Alright mga Lodi, so bali tapos na tayo. So bali yung binayaran ko dito ay 431 lang mga Lodi. So bali di mo na ako nagtagal. Wala man lang akong 10 minutes doon. Bali pagpunta ko doon, tanong lang ako sa guard kung saan ako dediretso. Dumiretso ako sa Windows 8, tapos nagbayad ako sa cashier ng 431, tapos nirelease na yung papers yan. So official registered na tayo mga Lodi, no? Alright mga Lodi, so tapos na tayo. So total ng nagastos natin ay 550, 350, tsaka yung 431. So umabot siya ng 1,331. Yeah, so hindi ko nagkakamali, 1,331 yung nagastos natin. Hindi 11:44 pa lang mga Lodi, no? So bali alas 8 ata ako mali sa bahay kanina, tapos anong oras na ako napagpa insurance, tapos na emission pa ako, tapos kumain pa kami ni Mami kanina, tapos saka ako bumunta ng ROAS para magpa restro ng motor. So hindi man lang naubos yung kalating araw ko, nakapagpa restro na ako ng motor, gumastos lang ako ng 1,331 mga Lodi. Compare natin sa pagpapabixer. Unang-una, bawal yan. Pinagbabawal po talaga yan ng batas. May multa at kaparusahan pagka nahuli ka, nalaman na nagpapabixer ka. Pangalawa, sobrang mahal ng fixer mga Lodi. Magastos yan. Sabi kasi sa akin ng kakilala ko, maabot na ng 3,000 to 3,500. Compare sa babayaran mo na 1,331 pesos lang. Di ba ang laki? Ang laki ng difference mga Lodi. Pero kung mayaman ka, kung mapera ka at tamad kang mainitan, tamad kang kumila, edi mag-picture ka na. Nasa sa'yo na yan kung gusto mong mahuli, di ba? Alright? Pero hindi ko may sisigurado sa'yo na pwedeng 100% na legitimate yun. Baka nga gawa-gawa lang yun o ginawa lang nila. Siyempre alam mo naman pag Pilipino, madaming paraan para makapanglamang ng ibang kapwa Pilipino, di ba? So mas mabuti pa rin pagka ikaw mismo yung magpaparestro ng motor mo, okay? So sana may natutunan ko sa vlog na ito mga Lodi. Sana may na-share ako sa inyo. Kung may mga tanong pa kayo, huwag kayo maya mag-comment. Mag-comment lang kayo kung ano yung mga gusto nyo itanong. Kung may gusto kayong idagdag or share, comment nyo lang mga Lodi, okay? Alright? Alam nyo na mga Lodi, no? No hate, spread love and good vibes. Please subscribe, Moto Dario. Alright? Road to 10,000 subscribers na tayo, okay?